Thanks God for a safe trip from Zurich, Switzerland to Singapore. Nandito na ako sa Singapore Airport, pababa na ako. Naglalakad na ako para palapas ng arrival at saka ng immigration. Buti naman, okay yung trip. Kahit papano may ubo at sipon, nakaraos tayo sa ating trip. Talagang pinilit, iniraos, bili na bili ako ng gamot sa baong kong dalawang cup syrup from Singapore is dalawa, ubos ko, di pa rin umiging ubo ko. Pagdating ko ng Zurich, bumili ako ng gamot. Siguro sa Switzerland, nakatatlong, limang bote ng cup syrup na binili ko. Hanggang ngayon, kahit pa paano, may ubo pa rin ako. 3 weeks na ba ubo na nagtutur pero nairaos natin yan, kaya natin yan para sayang kasi yung gastos eh. Kaya kailangan natin iraos. Ito, bababa na ako. Malapit-lapit na tayo sa immigration, bababa na ako. Ayan. Papalit-palit lang tayo na. Bigat kasi nung mas mabigat pa yung aking hand carry kesa sa check-in luggage. Yung check-in luggage ko 23 kilos lang, siguro yung hand carry ko mga 35 kilos, kaya hirap na hirap din ako. Ito, pababa na ako ng immigration. Ito, pababa na ako ng immigration. Ganda ng airport ng Singapore, di ba? One of the best ng Singapore. Napakalawak, malinis, comfortable na comfortable ka kapag nagamit ka sa airport ng Singapore. Kaya, okay, pagka dumadaan kayo, nagko-connecting kayo sa Singapore. Dito na ako, bali, ano ko lang yung passport ko sa automatic kasi nakapag-ano na ako eh, lahat ng clearance kasi inano naman ng airlines nung sa online check. Kaya hindi na ako dadaan ng immigration, scan ko na lang yung passport ko. Sige, ano ko na yung aking ano. Bigal na nagtala ko. Anayin ko muna, baka mamaya ba, bawal dito. Kasi sa immigration control, automated naman yun eh. Kapag ka ano, nag-online key-in ka dun sa clearance na inaano ng ICA, ng Immigration Control ng Singapore. Kahit dire-diretso ka na lang, scan mo na lang yung passport mo. Pero kapag ka hindi, hindi i-re-reject yung passport mo. Punta ka dun sa may mag-a-assist sa'yo. Para dun sa online na clearance. Pero pwede naman ikaw yung gumawa na rin kung alam mo yung link. Pero ang kagandahan dito sa Swiss Air, doon sa online check-in ko, talagang ni-require na. Kaya na-alert na ako na, kailangan gawin mo to. Diba? O, ngayon, walang hassle. Ngayon, nasa labas na agad ako. Diba? Kahit ang bigatan dala ko. Kasi gantay na lang ako ng aking baggage. Papunta. Gantay na lang ako ng baggage ko. Palabas na ako, hindi ako bumili ng mga nagbisan. Kahit yung pabong at saka yung sa labas na lang. Doon lang ako bibili. Pati hindi na ako bumili ng anak. Lagi ko na rin paano yung baka. Pasalubong na ano. So yun lang. Antay-antay na lang hanggang sa pwede man walang aperya. Ay naku. Hirap din magbiyahe. Doon sa 3 weeks kong trip, may ubo ako. Ayaw kong lubayan ng ubo eh. Kahit ilang laklakin ko na yung botella ng cough syrup eh. Ang mahalaga lang nung kapag lumalabas ako, kasi nga uminom ako ng gamot pag umaga, hindi ako ganong inubo. Kaya nakaraos tayo dun sa tribunal. Ito, pasakay na ako ng taxi. Nasa labas na ako. Palabas na ako, pasakay na ako ng taxi. Usually naman may nag-assist dito kung sa talagang in-sequence yung kung madali lang makapag-ano ng taxi dito. Kasi talagang taxi stand. Sige, nahihiraman. Ito, nakasakay na ako ng taxi. Siguro mga 30 minutes simula sa airport hanggang dyan sa tinutuluyan kong bahay. Sa Sembaong Drive, malapit sa Woodlands. So, okay naman. Happy Chinese New Year nga pala sa ating mga kababayang ay kasama sa trabaho mga Chinese. So, tago din. Ang ngalin natin yun, is pahinga. Bukas, naka-ano na mga schedule ko eh. Pagkagising ko bukas, mag-jogging ako. Tapos mag-exercise. Kasi na-miss ko yun, 21 days, walang exercise. Tapos maglalaba. 3 weeks nang walang ilaba, so yun, maglalaba ako bukas.
Tapos yung kinikrate ko is eh, baka mamaya kumain ako ng ano ng noodles. Kasi alam mo naman hindi tayo nakakain ng noodles sa ano. Baka pag-uwi ko, yun ang aking i-dinner. Medyo pagod, talagang pahinga. Pahinga mamaya pagka-uwi. May naman natin biyahe. Kahit 3 weeks na may upo. Nakaraos din, talagang ginawa ko ng paraan. Sayang kasi eh. Hindi mo ng paraan kasi sayo. Kaya kahit inuupo, ang kaganda lang na hindi ako nagkano, nagkalagnat. Bagay, may flu vaccine naman kasi ako, kaya yung ubo tsaka yung sipon, okay lang yan. Party talaga yan, lalo na pag winter. Kahit na ano, may nabibili namang gamot dun sa mga ano. Yun nga, nakahalos 5 ano, capsule pa ko eh. Hanggang ngayon, may ubo pa rin ako eh. Hirap talaga, hirap matanggal lang ubo. Lalo't nasa ano, natundo ka sa may malamig na season. Kaya pahing-pahing muna. Tapos Tuesday, back to work na tayo. Pasok, papasok na tayo sa Tuesday. May OT tayo isa. So, kailangan mo ipon ulit. Wala nang pera. ipon ulit. Trabaho ulit para ano, makabawi sa ating malaki na gastos. Malaki na gastos ngayon na 21 days. Tsaka, marami akong bansang napuntahan. Tsaka yung Switzerland kasi napakamahal talaga. Lalo na yung mga train, ano, point-to-point train ticket ko na for first class pa. Mahal sa, doon ako napalaki ang gastos sa Switzerland. Okay naman, talaga naman expensive ang Switzerland. So, tsaka choice ko naman mag first class eh, di ba? Pero kung ano, kung yung mga hindi kasama sa itinerary ko sa Switzerland, sakto lang ang gagastosin ko. Eh, bagay, parte na yung talagang pinalano ko by 2023 is I'm going to Switzerland. So ay, nagawa ko, diba? Ganun na yun, parte ng ating buhay na kung anong gusto natin gawin natin para sa ating ikang kaligaya. Diba? Ganun lang yun. Talagang marami din tayo karanasan na masasaya doon sa ating trip. Basta masaya. Talagang nakalimutan mo yung mga problema. Lahat problema sa trabaho. Problema sa personal problem. Lahat. Talagang nakapag-relax-relax tayo sa ating sarili. Kaya kahit pa paano yung maganda-ganda. Sa pagbalik sa trabaho. Ayan. Simula na naman ating pakikibaka sa buhay. Pakikibaka na magsumikap na mahiraos ang oras sa trabaho kahit gusto mo nang umuwi. Di ba? Talaga ganyan. Kailangan natin magsumikap sa buhay para meron tayong makabit na kahit ibang tagumpay sa magawa natin yung gusto nating gawin sa buhay. Sa buhay o yung pamilya ay malayo sa kanila, di ba? Kaya tiis-tiis magsumikap, mag-ipon, yun ang magkakalimutan, mag-ipon para sa panahon ng kagipitan meron tayong matutulog kahit papano. Hindi tayo maghahagilap, kakapala ng mukha para manghiram sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kanino man, di ba? Kasi kaya ka nga nagtrabaho, eh, di ba? Dapat kahit papaano pinaprioritize, binibigyan mo siya ng kaunting pansin na kailangan ng sawa mong ganito, may nakalaan ka para dun sa ipon in case of emergency. Meron kang ano, yun yung pinakamahalaga kapag ka ikaw ay kumikita ng pera. Basta gastos na lang ng gastos. Ako malaki na gastos ko ngayon pero sinisigurado ko naman sila kung mas malaki yung ipong pa kaysa sa na gastos ko. Diba? Talagang ganun. Kasi hindi naman po kita nagtatravel ako marami ng pera. Hindi ko yung ganun. Kasi minsan kailangan mabigyan ng mga pwede sa sarili mo. Kaya ka nagtatravel.
sa mga travel-travel o ano mang ano mang gawain na ikakasiya na yung sarili, di ba? Yung inom-inom, hindi yung inom, ang inom naman para sa akin is ano, hindi naman sa bisyo kung hindi naman lagi yan, di ba? Para kasiyahan lang naman yung inom-inom. Pang ano lang daw yan, sabi nila, pagtanggal daw ng stress para makamit ang konting kasiyahan. Ay sa wala lang problema yung inom-inom, di ba? Minsan lang naman, hindi naman lagi yan, di ba? Siguro kami kasi ano, sa expressway kami dumadaan pagka ganito ng taxi. 30 minutes kaya nga yan. Pagka ano, pagkapagod. Grabe. Grabe ang aking ano, puro pagod. Lalo na pagbukod na mabigat na hand carry na backpack. Hand carry na 7 kilos, yung nagiging 30 kilos. Talaga tayo makapiday, ano, makapagdala lang ng kung ano-ano eh, kahit pagsakripisa sa pagbubuhat, kahit magpakahirap eh. Buti na lang, nakalusot din yung ano, yung sipo lighter kong binili sa Switzerland. Kasi tinanong ko sa Zurich kung meron daw ako ano lighter, hindi ko na sinabi. Nakalusot yung dalawang sipo lighter. Sa anong pati na naman yung gamit ko. Binawasan ko na ngayon ng 2 kilos, yun, nagbukas ako dun sa airport. Ayun, nadagdag dun sa ano, kulang ko lang 40 kilos nga itong aking ano, backpack na hand carry. Kaya eh, sa Zurich airport pa may walang ano, walang trolley sa loob ng airport. Kaya agad na mag-CCR ka, pupunta ako sa dala-dala mo yun. Hindi katulad sa Singapore na accessible lahat. Maganda ang ano, ang airport sa Singapore. Convenient kapag ka dumadaan ka. Ito, babayad ka naman tayo sa trabaho. Magsusumikas na naman tayo mag-ipon ng pera para makapag-travel next year. Travel ulit. Ang plano ko by next year is yung ano, night train jet. Yun doon ako matutulog. Makatip ka lang ng konti sa hotel kasi yung isang araw, isang gabi mo, doon ka matutulog sa, ano, sa train. Along the way, papunta dun sa susunod mong pupuntahan na bansa. Okay yun, yung gusto mong experience naman yun, yung gano'n. Malayuan na, ano, basta nakaplano na yun. Na gano'n. Masaya mag-travel, lalo na yung, ano, yung ginawa ko. Yan mo, 21 days, ang dami kong napunta ang bansa. 8 bansa. Na wala akong alam-alam talaga. Ang kagandahan pa niyan, kahit hindi ako ng roaming data. Ano, nararating ko. Tanong-tanong lang yung Google search ko, itanong mo Google nila para sa akin, di ba? Ang gumagawa ng paraan ng ating Panginoon para tayo matulungan. Talagang kapag may determination ka sa buhay, kahit isang lugar na gusto mong marating, mararating mo kahit walang instruction niya. Kahit nga naka-Google na kung saan tao dito, naka-Google na yung kahit nga may Google ano kayo, yung maze o ways na ano, yung sa Google application na ituturo yung daan, hindi mo rin maano, magtatanong at magtatanong ka pa rin kasi pag minsan mali rin yung inaano nila. Kaya pinakanda pa sa lagay is magtanong sa tao na nakatira dun sa lugar yung pamilya dun sa lugar yun. Tsaka kung ano naman, basta lakad-lakad lang, mararating mo rin yun eh. Ako nga, minsan naglalakad lang dun sa Munich, Germany. Palakad-lakad ako, oh, ito na pala yung aking susunod na itinerary. Oh, magkakatabi lang naman yung ano, basta ang laging pinupuntahan is yung mga historical landmark. Yun lang ang pinakamahalaga. Pagka narating ko na yun, wala na akong gana dun sa lugar na yun. Kasi narating ko na eh, nagalugad ko na eh. Ayun ba yung mga building na yan, yung mga bagong building niya, ano ba sa isa niya, di ba? Kung hindi naman yung historical landmark, ba't ko naman titignan pagkakabalaan pa, di ba? Patuloy nung nangyari sa Zurich. Sayang nga, nag-stay ako doon sa Zurich ng matagal. Wala namang ano lang doon, yung dating mga Catholic Church, yun lang historical doon. Tapos yung bridge na yun, na, ano, yung Limmat River, yun lang. Wala na. Pag nabasyon ka sa ibang ano, yung mga building lang na karaniwan nangyay yung mahigit.
dapat nag-Frankfurt na lang ako, yung sa Romberburg class, Romberburg Square, o kaya, tapos dire-direcho na doon, nakama lang. Eh, talagang ganyan. Nasayang kasi yung ano, yung almost 3 days ko. Imbis na exciting pa sa paghahanap ng mga lugar na aking gagalugarin niya. Sayang siya sa Zurich. Ang lamig pa. Pag anong malamig, ang hirap din mamasyal. Doon nga umulit yung upo, parang ano, napinat yung upo. Lalamig ka, hindi ka sa work scarf. Yeah, parang napinat. Oh, ito, malapit-lapit na kami sa aming ano. See you on my next vlog. Don't forget to click